May 12, 1999 nang pinaiyak ni Val David si Asita Ulaba. Ito yung do or die game sa pagitan ng Mobiline at Ginebra sa quarterfinals noon. Pero bago yan, ipapakita muna natin yung highlights ni Manuel B. Locsin, also known as Nolly the Tank Locsin. Ito yung isa sa mga paborito ko sa Ginebra noon na naglalaro ng 3 o kaya 4. Na may height na 6'2", pero sinasabi ng iba ay 6'3". Balit man yan sa kanyang posisyon eh, marunong naman siyang gumamit ng katawan kagaya nito kontra kay Andy Siegel. Mula Charles Barkley ang datingan. Ang laki ng bantay niya na si Andy Siegel na may height na 6'9", pero sabi ng iba 6'8", at yung iba naman ay 6'10". Pero sa tingin ko ay 6'9" kasi pantay lang sila ni Marlo Aquino na 6'9" din. Pakicomment na lang yung mga exact height nila mga bossing kasi hindi ko nadala yung mga panukat ko nung time na nagkita kami. Eto, paposte ulit siya kay Andy Siegel dito. Height advantage kagad para kay Siegel. Pero malakas yung katawan at IQ ni Nolly dito. Ayun, turnaround shot at pumasok. Yan ang Nolly the Tank Locsin. Taulaba nasa mid-post, di-double team at ibinigay kay Al Solis. At dahil sa double team na yun eh, wala nang tumao kay Andy Siegel. Kinuha ni Nolly si Lolit Solis dito. At walang nag-switch kay Andy Siegel kaya nalibre. Humabol itong si Elmer Lago pero huli na ang lahat. Kaya ilista mo na yan para kay Andy Siegel. Anong Lolit? Al Solis yun. Same spot, isolation ulit si Asito Olaba dito. Ayan, nakaalala si Cheng at si Lago sa pagpasok ni Asito Olaba rito para tulungan si Marlo Aquino. Ayun, nalibre si Lolit Solis dito. At dahil tirador sa labas siya si Al Solis, ay nag-rotate na si Val David para kay Al Solis. At maiiwan ding libre si Patrick Fran dito. Pero Lolit Solis yan, tirador ang kanin lamig yan. Kaya ilista mo na yan. Al Solis, 3 points! Eto, 2-man game, David ka si Cheng, pick and roll. Ayan, nakita sa ilalim si Marlo Aquino ron. Marlo Quirino! Aquino. Eto, Glenn Capacio, naiwang libre na naman si Al Solis doon. Patay ka dyan, ilista mo na yan. Lolit Solis, 3 points! Al Solis. Nolly the Tank Locsin nasa mid-boss kontra kay Andy Siegel. Ayan, binagyan ng konti, sabay fake, ayun, binalikan. Sinabi ni Nolly Locsin, ano, malit ako pero matigas ang katawan ko. Yan ang the Tank. Marlo Aquino nasa mid-boss. Ayan, binigyan ng bola kontra kay Asi. Ito, dumobol team si Andy Siegel. Kumat si Nolly Locsin sa ilalim. Dumukot, ang ganda naman nun. Malupit talaga itong si the Tank Nolly Locsin. Ito na naman si the Tank, nasa poste. Ayun, nakitang libre si Cheng. Nakafocus kasi sa kanya lahat ang bantay. Kaya libreng libre si Benny Cheng mula sa pasan ni Nolly Locsin. Ito na naman si the Tank kontra kay Andy Siegel. Magsasalumpas yan pagkatapos ng laro sigurado. Ito, inatrasan ng inatrasan, sabay bangga, sabay banda, ayun. Malit nga si Nolly Locsin kumpara kay Andy Siegel pero malapad naman yung katawan. Ito, Nolly Locsin uli kontra naman kay Aso Taulaba. Inatrasan niya uli, sabay pihit kay Aso Taulaba. Ang ganda na ng ilalim kaso hindi pumasok. Ayun, follow up ni Marlo Aquino. Marlo Quirino. Aquino. Under 2 minutes mark ng 4th quarter. Namang ang Mobiline ng 1 point sa score na 76-77. Ayun, bukal-kal si Jeffrey Carayaso. Under 1 minute mark ng 4th quarter. Hindi pa natawagan yung backcourt violation ni Val David dito. Si Ansing kasi ang refere eh. Kung si Kuya Boy Montalban, backcourt violation na yan sigurado. Tao lang din, nagkakamali. Sorry na. Eto, pupunta uli sila kay Nolly Locsin dito. Siya ang mainit eh. Inaatrasan niya uli si Aso Taulaba rito. Ayan, nag-dream shake. Ayun, tumulong si Andy Siegel pero may foul. Kitang-kita ni referee Buboy Lasaga yon. At dito, kitang-kita na determinado si Nolly Locsin na manalo. Pati itong ikalawang free throw niya ay pinasok. At dahil doon, lamang na sila ng isa. Asi Taulaba, babawi rito kontra kay Marlo Aquino. Umangat, kaso sumablay, pangalawang attempt niya, ayun, may foul. Kagaya ni the Tank, gusto rin manalo ni Asi, siyempre, papasok niya yung dalawa na yan. Ito naman sa kabila, 2-man game, Aquino at si Lago, eh Lago nakawala! Grabe yung kabog ng dibdib ko rito nung napanood ko to ng live. Siyempre iba pa rin yung emotion mo pag live kaysa mapanood mo ng highlights lang. Ayun, si Carayaso nakakuha pa ng foul dito. Segundo na nga lang ang natitira pero nagpapalitan pa sila ng basket dito. Napaka-crucial ng laro na ito. Nakita niyo ba si Tito Barella? Yan talaga ang nagpauso ng kalbo na ginaya ni Michael Jordan. Kalbo is live. Shout out sa'yo, idol Tito Barella. So, ayan, naipasok ni Jeffrey Carayaso yung dalawang crucial free throw niya. Ayan, nagdama na si Cosrino Salazar at ang first option nila ay si Alan Kaidik. Pero ang nakitang libre ni Nolly Locsin ay si Val David. Kaya, ito yung game-winning basket ni Val David. Sa huling dalawang segundo ng fourth quarter. At ito yung inayakan na tira ni Asita Olaba. Ayan, inbound si the Tank. Pero si Val David lang ang nalibre na papasahan. Ayan, umispin mo mula sa 3 points. Ayun, hinagis at paboarding. Pumasok. Buong-buo talaga yung loob ni Val David dito. Naalala ko rin yung half-court shot niya sa San Miguel noon. At marami rin siyang pinayak doon.
Sobrang saya nila rito kasi tinalo nila ang Mobile na nasa top sa standing noon. Habang si Asita Olaba ay umiiyak sa sulok. Pero dyan naman siya na-motivate para lumakas uli. Sa experience niya na yan ay nakukuha naman siya ng kampiyonato, PBA Finals MVP at naging MVP. Sige po mga bossing, hanggang dito na lang po ako at mag-ingat po kayo palagi and God bless.